Hello pong muli mga katambay, nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Kamano po, para po magkomento po sa inyo dito po sa nangyayari sa ating bansa, lalo po sa politika. Ito po, komentuhan po natin mga katambay, ito pong mga sinasabing media, mainstream media, wala na pong inatupag kung hindi ang mga Duterte, lalo po ang Vice President. Ito po, walang kamatayan na naman mga katambay, pabalik-balik na lang po. Ngayon, na-interview po ang ating Vice President, eh, binabalik na naman po ang sinasabi nga niluluto raw na impeachment ng Kamara at sinatanong pa ng media, mga tambay, kung ito daw po eh, bothered o natatakot dito po sa impeachment. Okay, may sagot po ang ating Vice President. Pakinggan po natin, mga katambay, ang sagot niya at komentuhan po natin. Are you in any way bothered by the alleged impeachment moves po sa House, ma'am? Hindi. Hindi. I'm not at all bothered. I am bothered na gusto nila illustrate pinili ng mga tao na maging vice president all because of power and politics. Pero kung ako lang, ulitin ko lang ha, unang-una, hindi ko gusto tumakbong president. Diba nga, kaya nung tinanong ako ng magkapatid na Marcos ni BBM at ni Senator Aimee, kung tatakbo ako, diretso ko sinabi, January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbong pangulo. Totoo yun. Tapos, hindi ako tatakbong vice president. Kasi hindi naman napag-usapan yon before the deadline of filing of candidacy. Hindi napag-usapan ang pagiging vice presidente. Kaya tumakbo kong mayor. Kasi ano bang pangarap ko sa buhay? Maka 3 consecutive terms na mayor ng Davao City. Yun yung pangarap ko. Tapos, pagkatapos ng filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Unappropriated. Oh, so, pagpaalisin nila ako dito or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na vice president. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong presidente. Hindi ko gusto tumakbong vice president. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. At naisip ko at the time, if I am vice president, patututukan yung mga proyekto na yon. Na, okay, wala na rin lahat ngayon. Dahil unappropriated na sila lahat. Ayan, bagsak. You know, bagsak and lusaw. At syempre, parang yelong natutunaw mga katambay. Ayan, nagsalita na. Talagang napakatapang na sumagot sa media ang Vice President natin mga katambay. Imbis na makakuha po ng ikasisira ng Vice President, ang nakukuha po ng media, yung ikasisira ng hindi nagbabayad sa kanila mga katambay. Tingnan mo, nalaman natin mga katambay, yung pakiusap, number one, yung pakiusap, dito muna tayo na ayaw niya tumakbo ng presidente. Ayaw niya. Masaya na siya bilang mayor mga katambay. Kaya lang siya napilitan tumakbo. Di ba? Dahil ayaw niya. Dahil nga sa panliligaw ng magkapatid na Marcos, siya mismo. Ngayon, mga media, kausapin nyo ang Aimee Marcos, ang senador, at ang presidente Marcos Jr. Pasinungalingan nyo, sinasabi ng ating vice president na talaga niligawan nila at mismong sinabi ng vice president na inamin na magkapatid na hindi sila mananalo bilang presidente ang Marcos Jr. Kung hindi tutulungan ni Inday Sara, lalo sa Bisaya, at Mindanao. O nasaan na yung pinagmamalaki po? Lalo po ng sinasabing mga loyalista
ang loyalista raw ang nagpanalo sa presidente ng Pilipinas at pati daw kay Sara Duterte. Sa vice president, loyalista rin din daw ang nagpanalo, mga tambay. Iba ang sinasabi ng mga sinasabing hindi na babayaran, lalo po ng tagapagtanggol sa Isimada, mga Isimada vloggers, at ang mga GCash vloggers na talagang ipinipilit na napakarami ng loyalista sa Pilipinas na kaya magpanalo ng presidente ng Pilipinas. Sinasabi na nga ni Kamanong, tumakbong vice president ng ating BBBM, Olatz, pinalo ng isang taga-Bicol na walang legacy yung pangalan. Diba? Isang Robredo pa. Diba? Na isang maliit na bayan o probinsya o city ang tumalo, mga tambay. Marcos, napakaraming loyalist, tinalo sa vice president. Diba? Ngayon, lumalabas ang totoo, ang katotohanan kung paano nila binudol o nabudol ang isang Sara Duterte, ang isang vice president. Diba? Dahil nga gusto rin makita ni vice president yung mga naumpisahang proyekto ni dating Pangulong Duterte na magkaroon ng continuity, di ba? Lahat ng proyekto, lalo sa Mindanao, Bisaya, at sa Luzon. Pero ngayon, nada na raw, nada na yung proyekto na build, better, more. 2 taon na. Saan kaya napupunta yung mga budget, yung mga pondo? Sa bagay, yung isang pinagmalaki sa zona, di ba? Live po yun. Naka-record po yun. Napakarami pong record noon, lalo po sa social media, sa YouTube. Yung sinabi niya, natapos na ang kanyang proyekto na merong 1 billion mahigit isang araw na flood control sa buong Pilipinas at pinakamarami nagawa sa Luzon. Nawala na po yun, mga katambay. Kaya, ano po ang nangyayari ngayon, mga katambay, sa ating bansa? Ano mangyayari sa atin? Sa binubunyag po ng ating vice president, you know, yung mga proyekto na wala na yung mga proyekto. Ano ang aasahan ng isang vice president para sumama ka sa isang unit team na sinasabi mo na itong mga ito, eh talagang yung panliligaw, yung usapan, nag-usap po yan, nasasama ako sa iyo bilang ka-unity mo para manalo kang maging presidente at makuha mo ang tiwala ng mga Bisaya at ng mga nasa Mindanao at Bisaya. Kinuha mo ang tiwala ng isang vice president at pinangakuan nyo na lahat ng proyekto o programa ng dating presidente na tatay ng VP Sara ay itutuloy nyo at dadagdagan pa ninyo. Ano ginawa nyo? Imbis na tuparin nyo yung pangako nyo sa vice president, ano ang ginanti nyo sa isang vice president? Yurakan, sirain, you know, at ibaon sila at ipahuli pa sa ICC para mawala na sa Pilipinas. Yun ang ginawa nyong gante doon sa ginawa na sakripisyo ng isang vice president para manalo ang isang presidente natin na si PBBM. You know, nakakalungkot, di ba? Yung pahayag ng vice president, you know, na para siyang binuhusan ng tubig na malamig, mga tambay, na punong-puno ng yelo, na parang yung nabudol ako sa magagandang salita, sa magagandang speech ng Marcoses, mga tambay. Kitang-kita po sa pagmumuka, sa mukha ng VP Sara, yung lungkot, na meron palang politika, meron palang isang politiko na walang political will. Di ba? Kasi, lumaki ang ating vice president, ang kanyang pamilya ay may political will. Ginagawa lahat ang sinasabing proyekto, programa na makakabuti sa taong bayan. Pero ito, pinangakuan lang, pangako, hanggang pangako lang ang ginawa. Pagkatapos nung nilaglag na siya, wala pang 1 taon pa lang mahigit, nilaglag na siya ng bagong Pilipinas, mga tambay. Kung ano-ano na itinanim sa kanya, lalo ang confidential fund, pati ang kanyang mga budget, sinusuring mabuti, gamit ang COA, hinahanapan siya ng korupsyon. You know, talagang lahat, buong pamilya niya, mga katambay, pinupolitika, gamit lahat, pati airport nagagamit, di ba? Nakukuhanan pa
mga katambay. Ginagawan pa ng politika, pati mga video o kuha sa airport, mga katambay. Pati ang ating sinasabing sandatahang lakas, lalo ang PNP, nagagamit ni sa pamumulitika, mga katambay, para lang pabagsakin ng mga Duterte. Sa kabila nun, alam ng taong bayan kung sino ang nagtatrabaho at nagbibigay ng tamang serbisyo sa ating bansa. Alam ng mga Pilipino yan, lalo yung mga OFW, kung paano minahal ng mga Duterte, lalo ni dating Pangulong Duterte, ang mga OFW. Dahil si Kamanong ay isa ring OFW. Naramdaman namin bilang OFW ang kalinga ng presidente, dating presidente Duterte, di ba? Kung paano niya po alagaan, binigyan po ng dignidad ang mga OFW sa mga bansa-bansa na pinupuntahan namin, di ba? Nagkaroon po kami ng napakagandang pagtingin sa aming pagkatao na kami Pilipino dahil mayroong presidente na tinitingnan din at tinahangaan ng ibang bansa. Pero ngayon, ano po ang tingin ngayon sa amin, mga OFW? Pagka kami may nakakausap, nakap na ibang lahi, are you Filipino? Yes. Oh, your president is a addict? Is a drug user? Ano sasagot ni Kamanong? I don't know. Ganon? Hindi ko alam. Di ba nakakahiya yun? Na yung presidente mo, ibang lahi, tatanungin ka bilang Pilipino. Ang isasagot sa'yo, dapat ang sagot sa'yo, oh, the Philippines is very beautiful. The people there is very polite. Caring. And so happy. Hindi, ang itatanong sa'yo, your president is a addict, drug addict, drug user, hindi katulad ni dating Pangulong Duterte. Ang mga ibang lahi, humahanga dahil sa galing at pagiging political will nito. Di ba? I don't know. Kaya, eto po, nawalan ng amor, nakita niya kung paano po ang maging politiko ang mga Marcos. Yan. Buhay na buhay ang ating Vice President. Nakita niya yung sinasabi ng mga pinagmamalaki po ang ng mga loyalista na napaagaling po ng ama, ang Marcos Jr., napaagaling na presidente. Kaya lang, kung magaling man yung ama, parang hindi nakita ni Vice President sa anak at sa ate. Tambay, yun ang real talk. Mga tambay, kahit si Kamanong, mga tambay, nakikita ni Kamanong ang pagkakaiba. Sinasabi ko nga, kami mga OFW, di ba? Yung dating presidente, I proud your president is very good president. Pero ngayon, your president is addict. Di ba? Paano mo ipagmamalaki ang Pilipinas ngayon? Kumakalat po ang pagiging addicted na issue ng presidente na hindi naman niya tinutugunan at hindi niya inaayos o nililinis ang kanyang pangalan. Nadala-dala namin mga OFW. Dala-dala namin ang bansa namin na meron tayong presidente. Bangag. Di ba? Nakakahiya. Paano pa tayo re-respetuhin ng mga employer namin? Baka ang tingin sa amin ng mga employer namin, huwag naman sana. Ebe, addict din pala kayo. Dahil nag-uubra ang presidente niyo, addict. Di ibig sabihin, legal na pala ang drugs sa inyong bansa. Dahil ang presidente gumagamit, di legal na pala. Huwag naman sana mga katambay. Dahil nga, si Kamanong ay napakadalas naman umuwi. Dahil tayo yung mga OFW, mga katambay. Uuwi tayo sa bansa natin. Napakaraming pagbabago at nasiyahan si Kamanong, lalo na nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Yeah? Napaaganda. Welcome na welcome ka pag umuwi ka sa Pilipinas dahil nagbibigay ka ng remittance, taxes. Diba? Lalo yung mga pinadadala. Yung mga pinadadala ng mga OFW, may tax pa rin. Nagpapadala ng dolyares,
dolyares, remittance, padadala kahit saan masangay, Western Union, kung ano man, bank to bank, di ba? Pinakikinabangan ng gobyerno. You know? Kaya alam ni Vice President yan, mga katambay, alam ni Vice President na siya'y nabudol at yung sinamahan niya, dapat hindi na siya magtagal yung sinasabing unity, mga katambay. Dahil doon pa lang, basag na ang media. Basag na basag na ang media. Paano nila ipagtatanggol? At paano nila, you know, babakbaka ng isang Vice President na totoo ang sinasabi? Nasaan na yung mga proyekto na pinangako ng bagong Pilipinas? Wala na. Alam ng Vice President yon dahil siya ay isang taong gobyerno. Alam niya lahat ang proyekto ng bansa. Kaya hindi mo sinasabi, sinungaling ka, Vice President. Hindi totoo yan, Vice President. Paano mo pasisinungalingan yan? Sige nga. Kaya ngayon, lalong nabubunyag ang kapalpakan at sobra-sobrang paggastos na walang nakikita ang mga Pilipino dahil sa isang Vice President na pinuno, na puno na sila. Napuno na ang Vice President. Yung mga pangako na ikukontinyo lahat ang proyekto para sa ikagaganda ng Pilipinas at siyempre mapakinabangan ng mga Pilipino, lahat yun natigil. Natigil. Meron man, kakaunti na lang, mabibilang mo na lang siguro sa daliri mo ang sinasabing proyekto. Baka yun, yung mga patapos na yun, mga tama, yung mga patapos. Kaya, mahihirapan po ang media ngayon, mga tamay, para po siraan, bakbakan, lalo sa interview. Abay, magaling po ang Vice President, lalo po, hindi po ito tahimik. Hindi tahimik. Ito, pagka ito binatuhan mo lang ng maliit na bato, aba, babatuhin ka niyan, hollow block. Batuhan mo ng maliit na putik, mga tamay. Ang ibabato niyan, isang sakong putik sa'yo, pabalik. Ganyan po ang style at ang style ng Vice President. Hindi po siya, sinabi niya, di ba? Hinding-hindi siya plastic na tao at plastic na politiko. Yan ang nakita nating magagaling sa mga Duterte. Pag may gusto silang gawin, gagawin nila. Pag meron silang nakitang ayaw at hindi maganda, sasabihin nila. Direct to the point. Di ba? Kaya, nakakahiya po. Nakakahiya ating mga media. Ang tinututukan lang po, Vice President, saan ka nakakitang bansa? You know? Mga bansa, kami mga OFW, di ba? Nakikita namin ang mga bansa na pinupuntahan namin. Never kami nakakita na ang tanging issue lang ng bansa, halos araw-araw, ang pamilya lang ng Vice President. Buhay pa ba? Kaya nga nagtatanong kami eh, nasaan ang presidente? Wala yatang mga report. Walang talk of the nation. Di ba? Hindi siya nagsasalita. Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte, meron siyang talk for the nation, talk for the people, di ba? Meron siyang mga live, pwede siyang kumuha ng mga tanong, at lahat ng issue, problema ng bayan, pinag-uusapan nila, silang mga cabinet member, di ba? Cabinet member, meron siyang talk for the people, the nation, di ba? Meron siyang programa nun. Pero ngayon, ang ating presidente nakatago, limitado lang ang pwede magtanong, at yung mga magtatanong na media, eh, limitado lang din. Hindi lahat ng media pwede magtanong sa kanya. At wala siyang mga live na po pwede magtanong ang taong bayan sa kanya bilang presidente. Di ba? Hindi napapansin. Yung presidente natin, napaka-special. Parang special, di ba? Hindi mo po pwedeng pagtatanungin ng issue ng bayan. Walang issue pwede itanong na bakit po sir nakaaganito ang ating bayan. Lahat po na ipinangako nyo, na mga pangarap nyo, wala po pong natutupad. Lalo po sa kahirapan. Hindi mo matanong. Di ba? Ang sumasagot lang. Yung mga sinasabing hindi na babayaran ng mga GCash vlogger at yung mga sinasabing isimada vlogger at yung mga media lang sumasagot at yung mga sumasagot mga nasa kamera, nasa Senado. Sila lang ang sumasagot. You know? Ibang klase ang ating pamahalaan ngayon, mga tambay. Ang lagi lang laman ng balita, puro Vice President. Naagulat. Kaya ito magiging mapupunta ito, pwede natin dalhin ito sa Guinness of Book of Record na tangi sa Pilipinas lang 6 na taon yata kung matuloy 6 na taon yata pag-uusapan ng Vice President hindi ang presidente ng Pilipinas, mga tambay. Dahil nga sabi nga ni Vice President, pamumulitika.
Pag nabalik na sa iyo yung kapangyarihan, ayaw mo na itong pawalan. Di ba? Kaya nga, nagpapasalamat si Kamanong. Dahil doon sa ginawa ng dating Pangulong Duterte, yung maisog, na hindi na ituloy at nabunyag sa tao yung plano po, yung plano ng PI at ng CHACHA, CHACHA Chains, at ng People Initiative, buti na lang po, hindi natuloy yun. Kasi yung binunyag ni Vice President, power, ayaw mo nang mawala sa iyo, kapangyarihan, at meron pang nahihilig sa droga o sa cocaine at sa pera, di ba? Kasi kung natuloy yun, yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, malaki ang posibilidad na mangyari yun. Na wala na mangyayaring botohan sa atin. Magkakaroon na tayo ng forever na mga politiko, prime minister, ang ating bansa. Hindi na tayo kailangan ng mga politiko. Sila-sila na lang. Diba? Pamalian nyo si Kamanong, komento ni Kamanong. Dahil naniniwala ako rin sa sinabi ni dating Presidente Duterte. Buti na lang, napigilan yung PI na yan. Hindi na pinag-usapan. Thank you kay dating Presidente Duterte. Dahil napakatalinong tao niyan. Abogado yan. At politiko na may political will ang mga yan. Di ba, mga Duterte? Muli po mga tambay, maraming salamat po sa nakagusto po ng ating maliit na channel. At syempre po sa mga kapwa ko OFW, mabuhay po tayo mga katambay kasi malaking tulong po ang ginagawa natin sa ating bansa. Kung hindi po dahil din sa atin na tayo po ay nagko-contribute ng napakalaki at nagagamit po ng mga politiko sa ating bansa. Ang napakasakit lang po, hindi natin alam kung tama ang paggamit nila dito mga katambay. Dahil sa mga natutuklasan natin, lalo sa sinasabi ng ating Vice President na napakalaking korupsyon, pero yung ating mga contribute, ipagpapasa Diyos na lang natin mga katambay. Muli po, maraming salamat po sa mga nagko-comment, share, like, and subscribe. Maraming salamat po sa muli. Paalam, ingatan nawa. Bye-bye.